Hi guys, for today's video ay magluluto tayo ngayon ng talbos ng tibig o kung tawagin dito sa lugar namin ay tabog-tabog. Ito yung kakaibang gulay na hindi mo akalain na nakakain pala dahil nga kaunti lang nakakaalam na ginugulay pala to, kaya hindi pinapansin ng karamihan kasi akala ng iba ay damo lang o punong ligaw lang na tumubo lang sa tabi-tabi. Pero sobrang sarap pala. Ito yung sinasabi ko sa mga nauna kong vlog na magluluto nga rin ako nito at gagataan nga natin. At dahil nga maraming talbos ng tibig sa harap lang ng bahay namin ay pinagkukuha ko na nga ito. Kasi ngayong araw guys ay pupunta kami sa isang falls. Magni-nature trip kami kasamang Natulang Brothers at ito nga naisipan kong lutuin pagdating sa taas ng bundok. At ito naman yung pinakabunga niya. Nakakain din ang bunga niya pero depende na lang sa variety ng tibig kung matamis ba, mapakla o mapait. Pero itong variety na ipinapakita ko sa inyo ay ito yung variety na matamis. Tumataas din yung puno niya pero buti na lang meron ditong maliliit na tibig kaya hindi na ako nahirapan kumuha ng talbos. At meron nga isang puno dito na mga hinog na ang bunga kaya hindi natin pinalagpas na matikman at pakita rin sa inyo na nakakain talaga. At kapag kakainin mo nga ito ay bubuksan nyo muna para makita sa loob kung may langgam ba kasi sa ilalim niyan merong butas. At ang lasa niya nga ay parang aratilis na may pagkaperas pati na rin texture niya parang aratilis talaga. At maya maya pa nga ay nagkita-kita na nga kami ng mga tropa. Kasama ko pala dyan si Bornok, Natulang Brothers, si Adventure at ang Tiwi Waterfalls Adventure. At meron nga kami dyan tinawid na ilog. Pero yung ilog na yan guys ay hindi napapaliguan dahil meron niyang asopre. Mga nasa kalahating oras din kami naglakad simula sa pinagparadahan ng aming mga motor bago marating ang falls ng Barangay San Bernardo, Tiwi Albay. Dahil nga tag-init, maliit lang yung buhos ng falls pero okay lang dahil expected na namin to. Pagkarating nga namin ay agad na nga sila nagsaing. Dyan na rin kami kumuha ng tubig sa falls dahil malinis naman yan at naiinom din. Habang ako naman ay naguhugas na nga ng talbos ng tibig para siguradong malinis at walang insektong nakadikit. Meron nga rin pala kami dalang hipon na ilalahok namin sa gulay na nabili lang namin sa halagang 100. Nagdala na rin kami ng kinayod na nyog para hindi na kami mahirapan. Sa pagluluto nga ng ginataang gulay ay maglalagay ka lang ng kaunting tubig sa nyog at yung pipigain mo. At yung napagpigaan ay itatabi mo muna dahil yung magsisilbing sarsa sa naluto mo. At magpipiga ka ulit para sa pangalawang gata at yun naman magsisilbing pampalambot sa gulay. At dahil nga wala kaming dalansalaan ay ginawa na lang namin ang paraan, ginamit na lang namin tong dahon ng pako. Effective naman guys, primitive talaga. Sabi nga nila pagka nasa bundok ka, kailangan madiskarte ka, may abilidad o kahit may alam ka man lang sa mga basic surviving skills para tumagal ka once na maligaw ka sa bundok. At saka nagpiga naman ako ngayon para sa pangalawang gata. Sa pagkakataong to, medyo dinamihan ko ang tubig kasi siya yung magsisilbing pampalambot ng gulay. At sabay naman ako ngayon ng giwa ng mga ingredients kasama na ang sibuyas, bawang, sili at luya. Di ko nga alam kung bakit may dala kaming luya pero sinama ko na kasi sayang din naman. Kung mapapansin nyo guys, hindi na ako nagisa kasi dito talaga sa lugar namin, sa Bicol, hindi talaga nagigisa pagka nagluluto ng ginataang gulay. Kumbaga, halo-halo na doon sa pangalawang gata. At maya-maya pa nga, pinaghiwalay na nga namin yung matitigas at malalambot na talbos ng tibig kasi ang isasama lang namin sa pagluto, yung malalambot lang talaga as yung pinakatalbos lang, sabay namin hiniwa na rin. Sa paghihiwa guys, kailangan pino para mas mabilis lang siyang lumambot. Ang lasa nga nito ay mahalin tulad mo nga sa talbos ng lubi-lubi. Matatandaan nga na nakapag-vlog na nga rin ako ng talbos ng lubi-lubi. Kung gusto nyo makita, panoorin nyo na lang sa videos ko at na-picture pa ngayon sa TV. At sinama ko na nga rin yung dala naming luya kasi sayang din naman. Kaya pala may dala kaming luya kasi balak pala namin mag-insaladang pako. Nakukuha kami ng pako sa madaraanan. Pero dahil nga sa nagmamadali na kami sa paglalakad ay kaunti lang na pako ang nakuha namin. Kaya yung mga nakuha namin ay ibinigay na lang namin sa isa sa kasama namin kasi bagong panganak daw yung asawa niya, mainan daw yung pampagatas. Kami nga mga Bicolano ay mahilig talaga sa sili kaya pag nagluluto kami ng gulay o kung ano man niluluto ay lagi may sili talaga. Habang hinihintay nga namin gumulo, ang pangalawang gata ay inilagay na nga namin tong hipon. Tinapangalang sana ang ilalaho ko sa talbos ng tibig pero nagulat niya ako yung isa sa kasama namin ay may dalangang hipon. Kaya sinama ko na kasi sayang din naman, pampadagdag buhay din sa niluluto namin at maya maya pa nga, kumulo na nga itong pangalawang gata. Kaya inilagay ko na nga ang hiniwang talbos ng tibig. Siguro guys, nagtataka kayo kung bakit nagdala pa ako ng talbos ng tibig samantalang nasa bundok naman ako at marami naman tibig sa bundok. Ang unang rason ko nga guys kung bakit ganon ay naisip ko nga sayang din naman yung mga talbos ng tibig sa harapan ng bahay namin. Pangalawa, hindi ko sigurado kung makakahanap pa ako ng puno ng tibig sa bundok at kung may mahanap pa ako, siguradong matataas ang puno. May nakita nga ako ditong puno na mataas talaga. Tibig. At maya maya pa nga, inilagay ko na nga itong seasonings na dala namin. Ginesa mix, baka naman,
At isinabay ko na nga rin tong unang gata. Siya yung magsisilbing sarsa at nagdagdag pang ako ng maliliit na sili na nakuha namin sa daanan. Dahil gusto ng mga kasamahan ko, maanghang talaga. At tinikman ko na nga kung ano nga ba ang lasa at doon ko nga na-realize na sobrang sarap pala talaga ng talbos ng tibig. Hindi lang pinapansin kasi hindi aware yung iba na kinakain pala. Actually guys, nakatikim na ako nito pero bata pa ako kaya limot ko na yung pinakalasa niya. At maya maya pa nga, naglagay na nga kami ng kanin sa daon ng saging kasi magbubudol fight kami. Yan nga pala si Ming na Natulang Brothers. By the way guys, single yan. Sin guys, aluto na ang ating talbos ng tabog-tabog. O tibig. Guys, kumana natin. Masarap guys, kaya lang sobrang anghang. Daming sili nilagay natin. Pero yun ang paborito namin, yun ang mga Bicolano, maanghang talaga. Tara, let's go! At magpo-food trip na nga kami. Yung iba nga sa amin ay excited na matikman ang talbos ng tibig dahil first time nila makakain nito. Yung iba naman sa amin ay natatakot, baka daw sumakit yung tiyan nila. Sinabi ko na lang na hindi naman ako magluluto na kakapahamak nila. At inilagay ko na nga sa sobrang daming kanin. Pero guys, naubos namin yan. At nung natikman nga nila ay sobrang sarap daw talaga. Sa susunod nga, magluluto nga rin daw sila. Tara guys, kain tayo. Pare, anong kumusta yung lasa pare? Masarap guys. Yung texture niya, very good. Taste good overall, spectacular. Ano masabi mo? Masarap. Walang kasing sarap. Oh, baga? Isip naman kung paano lang. Hanggang dito na lang guys ang video natin. Maraming salamat sa suporta. Huwag niyong kalimutan mag-follow, share, like, at comment. Ano ang sabi mo pare? Masarap ba? Sobrang sarap. Gamis. Naka, masarap ba pare yung kalbos ng ano? Sarap. Ng tabog-tabog? Sing sarap ko.